Okay guys, welcome to my YouTube channel. In this video, tuturuan ko kayo kung paano mag-download ng Grab driver app and at the same time kung paano siya gamitin. So first, kailangan nyo pumunta sa Play Store and then itatype nyo rito Grab driver. Ayan. Pag nakita niyo yung kulay green na logo, pipindutin niyo siya and then install. So, kailangan bago kayo mag-install ng Grab driver app, i-ensure niyo muna na naka-registered na kayo kay Grab. Kasi useless ang mangyayari kahit mag-install kayo ng Grab driver app kung hindi pa kayo registered driver kay Grab. Eh hindi kayo makakapag-login dito. So, para mangyari yon, kailangan yung pumunta sa Grab para magpa-registered as Grab driver. And then, kapag registered na kayo, merong seminar doon kung paano gamitin ng Grab driver app and at the same time, yung mga safety features niya. So, ayun, tuturo yung doon. So, yung iba kasi, kahit naka-attend ng seminar, nakakalimutan nila kung paano gamitin yung ating Grab driver app. So, kaya ngayon, ituturo ko sa inyo kung paano siya gagamitin. So, bilang Grab driver, ang payo ko lang is, bago kayo magbiyahe, kailangan nasa kondisyon ng inyong mga katawan. And at the same time, magdasal muna bago mag-start ng biyahe, para gagabayan tayo ni Papa Jesus. Okay? Yeah, malapit na siya matapos mag-download. So, after niya ma-download, pwede nyo nang i-click yung open para mabuksan natin yung Grab driver app. So, ayan. Tapos na siya. Nag-i-installed na siya. So, after 1 minute siguro or less than, ma-i-installed na yan. Ayan. Wait lang natin siya habang nag-i-install. So, ayun. So, habang nag-aantay tayo mag-install, don't forget to subscribe my YouTube channel. Ayan, JTest TV. Okay, since installed na siya, click open. Pag lumabas ito, click nyo lang yung allow. 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 And then, click permission. And then, click nyo itong back. Para, and then, ito na yung pinaka home screen niya. So, katulad nga na sabi ko kanina, bago kayo makapag-login dito, kailangan nakapunta na kayo sa Grab office para magpa-registered as Grab driver. Okay? Since ako naka-registered na, meron akong Grab driver account. So, ilalagin ko na lang siya with Google. So, ayun. So, ito yung interface ng Grab driver app natin. So, makikita mo dito, credit balance natin, 286. Itong incentive ko, 3. So, ayan. So, ito yung tutorial ni Grab. So, ito daw kung paano mag-accept ng booking. So, in this case, may lumabas na booking. So, ito, may makikita kayong timer. Pag hindi mo siya na-accept, maglalak siya. Pero since this is tutorial lang, uulitin lang yan ulit sa 10. Ayan. So, ito yung presyo niya, 10 pesos. Kapag may araw na kulay pink, ibig sabihin na naka-search. So, ang pick-up niya sa Grab HQ, yung kulay green, yun yung pick-up. And then, yung kulay red, yun yung drop-off. So, a-accept ko siya. So, ito na yung screen kapag after natin ma-accept yung booking. So, Grab HQ number 1 Grab Road. So, para mapuntahan nyo siya, i-click nyo yung arrow na to. Since tutorial lang to, hindi lalabas yung Waze. So, kapag dumating na kayo dun sa pick-up point, i-click nyo yung arrive. And then, kapag nakasakay na yung pasahero, i-click nyo yung pick-up. So, ito na yung magiging lalabas ka once na nakasakay na yung ating pasahero.
click nyo naman yung pupuntahan ng pasahero natin. So, ayan. So, kunyari, napuntahan nyo na yung pasahero natin, kiklik nyo naman yung drop off. Ayan. So, ang acceptance rate natin is magiging 100%. So, after nito, ipapakita naman natin kung sakaling hindi natin in-accept yung pumasok na booking. Ayan. May pumasok na booking, yun ulit. So, ayan. Nag-zero na siya. Hindi ko na-accept yung booking. Nakalagay dito, attention. Ignoring ang assignment, job will affect your acceptance rating. So, lock yung add. Since hindi ko nga siya na-accept, maglalock yung ating app. Tapos, meron siyang timer. So, magiging acceptance rate ko, magiging 80% na lang agad.